Hello! So ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking mga plates ng first year ko ng Fine Arts sa UP Baguio. And itong mga plates na to ay parang sila yung mga first time ko gamitin kasi nung senior high school ay nag-UMS ako so wala akong ano sa arts like that. So, nung nag-college ako, Fine Arts kinuha ko so parang doon lang ulit ako gumawa ng mga artworks. Yes po. And itong mga ibang mga mediums na ito ay mga first time like that. Ang medium ko ay acrylic. Period. So ang first nating plate ay ang charcoal na live. Still live. Still live. Ito ang acrylic plate na still live. Yes. Three objects. Isang mug, isang platito, platito. Yeah, platito and isang fruit or something. Yeah. So ito ang aking charcoal. And first, ito. Ito, hindi ko na alam yung tawag dito, pero lines yung ginamit. And ang ginamit kong model for this plate ay yung sapatos kong Skechers na chunky shoes. So yan, base lang mo. And second, naman ay punta na tayo sa color. And ito, ang ginamit ko dito, isa tong landscape. And ang ginamit kong medium dito ay oil pastel. So yeah, actually oil pastel talaga ang kahinaan ko since nung ano, high school ako. Sumasali ako ng poster making na hindi nanalo. And sobrang dumi ko gumamit ng oil pastel. Super! Yeah. So this is my oil pastel. So ang susunod naman ay watercolor portraits. So dito, ang aming subject ay ang aming sarili. Kasi nga, self-portrait. And this is my first attempt ng watercolor. This is me. Itong picture na to ay nung field trip namin nung senior high. So yan. And ang second attempt ko naman ay this. So, sino ang mas bet nyo? Kasi pinasa ko silang dalawa. Kasi daw makapili. Pero mataas naman yung grade. Yeah. I like them both. Yeah. So, ang susunod naman ay yung color pencil. So, dito sa nung first sem and second sem. Nung first sem namin is more on black and white kami. Then, nung second sem, ay more on color na kami. So parang in-explore namin lahat ng mga mediums like colored pencil, oil pastel, watercolor, acrylic, yun na. And ito naman ang colored pencil ko. Yan, pusa. First time ko gumamit and ilang weeks ko ito pinagtrabahuan. Yeah, and ang gamit ko dito ay Prisma. Prisma, baka naman. So yeah, still like, yan, pusa. Hindi ako mahilig sa pusa, pero ang sarap, ang ganda niyang gawan ng artwork. Kasi yung fur. Ay yung ano pala. Ito, ang kailangan ay iba't ibang kulay. Like, maraming kulay dapat yung fur. Hindi lang monochromatic. So, ang napili ko ay pusa. Yeah. I like it. And third naman ay gouache. Gouache. Gouache, yeah. Ito ang gouache na plate ko. Isang AOT poster. At ako ang Titans final season, bitch. Cut the details. Ere! Baka naman ere! Yan. I like it. So, ang third naman ay ang susunod naman ay ang plate ko and yung perspective namin is basurahan and pag tingala mo daw, ay may upuan. So, ang hirap niya. Kasi basurahan, tapos may upuan. So, ito yung nagawa ko. And, punta naman tayo sa 3Ds na plates ko. So, ito ay paper relief sculpture. And, ang ginawa ko ay aking first, ay ang aking self portrait. And, nilagyan ko ng iguana sa taas ng gun. It symbolizes power. Called like that. And yung inspiration ko dito is Mulan Mulan.
one mo lang. Anyways, may vlog na ako nito eh. May video na ako. So, hindi ko na explain like that. And ang fabric is ang may isa pang ginawang plate and naisip ko na pwede ko siyang gawing bag. Ang gamit ko dito ay denim. Yeah, self-portrait ulit. And ang ganda niya kasi ginawa ko siyang bag. I can wear it on somewhere or public. And pwede siya sa outfit. And tinahi ko to ng 3 days by piece. And pinatahi ko na lang sa tita ko na gawing bag. Yan. 3 days ko yan tinahi. Lahat ng piece. Yan, sakit sa kamay. I like it. I can wear it on SM. Tote bag. And pwede ko siyang gawing business. If I have a time. SMA. Yeah, that's it. And masusunod naman ay ito. This is my war sculpture. And yung inspiration ko dito is yung dog ko na suddenly namatay. Kasi hindi niya nakinaya. And I love him so much. Lagi niya akong binabantayan every time na bibili ako ng pagkain sa labas. Kasama ko siya. And his name is Parker. I love him so much. I miss you. Ang susunod naman. Bitch. Ay, this. Actually, ito. Isa tong pandemic box. So, ang nilagay ko dito is mga na-experience ko during the pandemic. So ito, this is my painting nung nag-ano ako ng TDT, Talent Determination Test, para makapasok sa UP, Fine Arts. So, by the way, CFA lang ako and yung BFA. Ang CFA kasi ay Certificate of Fine Arts, yun yung mga hindi nag-exam ng UPCAT. And yung mga BFA is yung mga nakapasa ng UPCAT and 4 years sila. And ang Certificate of Fine Arts is 3 years lang. Ang gamit ko dito is air-dried clay. Ito naman ay kapas or cottons. And itong picture na to is galing sa Pinterest. Aray! Shoot. And ito naman ay mga anxiety, depression, like that. And time, of course, time. And the vaccine. And ito. And this is the online class. F to F, please. Face-to-face class, I miss you. Also, ganda mo. Comment down below. Ang next naman ay ang aking barong-barong. Ito, ang aking barong-barong. Ito ay inspired sa aming lumang bahay noon na kubo-kubo. And yung bahay na yun ay parang hindi ako nag-i-invite ng mga kaklase ko kasi nahihiya ako. So, pero ngayon, na-realize ko na it's okay lang. So, this is our house noon. And nakalimutan ko siya lagyan ng hagdan. So, ang tanong, paano makakakyat yung nakatira dito sa taas? And ito pala ay air-dried clay din na black. And this is the likod. Pinost ko na tong picture nito eh sa Facebook. And ito, yung parang hanap buhay ng nakatira sa barong-barong. And ang next naman ay ito. Ito ay ang gamit ko dito ay popsicle sticks na miniature na landmarks. So, ang napili ko ay Alaminos, Pilgrimage of Jesus. So, ito ang ginawa ko. And ang materials lang na kailangan gamitin ay popsicle sticks. And ang ginawa ko, actually, idea to ng klase ko and hiningi ko lang kasi I like the idea.
And ang gusto ko talagang gawin ay sculpture. Kasi wala pang nakakagawa nun. Puro ano, buildings like that. So dinurog ko lahat ng popsicle sticks. And hinaluan ko ng pangmasilyana powder and wood glue para maging ano, and para hindi dumikit sa kamay, lagyan nyo ng baby oil na onte. Then i-sculpt nyo na siya ng ganon, and yung kamay, ito po yung ginamit kong popsicle. Nawala yung dalawa niyang daliri kasi di ko alam kung saan napunta, baka nahulog or something. Pero ito dapat yung ganyang kamay na. And ito yung paa. At ilang beses na rin ito nahulog dahil sa kuya ko. Then lasing. Purr! And for the last painting that I have here, I'm a coming out painting. And super special nito sa akin. Kasi this is representing my identity and my gender. Identity. And ginamit ko to para maging voice sa public. And ginamit ko to come out. And nag-come out ako ng May 31 ata. Tapos di ko alam na June ay Pride Month. So maraming naku-appreciate nito yung pag-coming out ko. Maraming nag-support like that. Daming share. And itong artwork nito ang pinakamarami kong reactors and shares. Oh my God! Like mo na sa Facebook ko. Go, please! Purr! And meron pa akong nabentang artwork na ano, about sa the childhood poverty. Insert ko na lang yung picture. Then yung painting na yan ay may prompt na binigay yung teacher namin. Mamili daw kami ng ano, ng isang sentence na gagawan namin ng isang composition. And ang napili ko ay the childhood poverty. So, yun ang ginawa ko. And nabenta ko siya. So, insert ko na lang picture dyan. And gusto kong ipagpatuloy yung painting na yun. So, I made this painting. Yan, ganyan kalaki. Ito. And this painting ay katuloy ng painting na yun. And ang gamit kong medium dyan is acrylic. Dahil ang medium ko ay acrylic. So that's it. And ito ang ginawa ko sa picture namin ng aking aso. Aming aso. Aso ng ate ko actually. Pero ako lang ang kaklose niya kasi ako lang ang naglalaro sa kanya. So this is me and him. His name is Kaiser. Yeah, I love him. And that's me. Ang gamit ko dito is oil. So, first time ko. So, ang pangit na mukha ko dyan to eh. Pero ayusin ko pa yan. That's it! Ito pala, itong artwork na to ay artwork ng pamangkin ko. Yan. This is her artwork. Her painting. And ito pa. Painting niya ito. Divong and divong! Yan. And ito ang pinaka-favorite. I can wear it on body, on SM, and cut sa'yo nasa loob. So that's it guys. Thank you for watching. I hope you like it. Mga aspiring student dyan, huwag kayong matakot na i-pursue yung talent nyo kasi nadadaan naman yan sa process. And trust your talent. Gagaling at gagaling ka soon. Trust. And don't compare your artworks to anyone. Just focus on your artworks and embrace your artworks.